Umakyat na sa 31 ang bilang ng mga nasawi sa Zambales dahil sa naranasang baha at landslide. Kabilang sa mga natagpuan ngayong araw sa bayan ng Castillejos, ang 10 ng magkasintahang ikakasal na sana sa Biyernes. Live mula sa Zambales, my report si Bam Alegre. Bam? Jessica, sa opisyal nga natala ng lokal na pamahalaan, 31 na yung namatay dahil sa sama ng panahon dito sa lalawigan ng Zambales. At 2 yung hinahanap pa rin hanggang sa mga panahong ito. Bukod sa Subic, ang naapektuhan talaga ng landslide yung mga bayan ng Castillejos at yung kinatatayuan natin ngayon, yung bayan ng San Marcelino. Narito ang ulat. Sa Barangay Aglao, bayan ng San Marcelino, hindi pa rin natatagpuan ang mag-inang si Suzette at Christian Flores. Tatabunan sila ng lupa sa kasagsagan ng malakas na ulan. Nauna nang nahanap ng mga militar at volunteer ang ama ng pamilya na si Joseph, pero sumakabilang buhay siya sa ospital kahapon. Nahanap na rin ang mga katawan ng 5-month-old na sanggol na si April at ng 4 na taong gulang na si Christina. Ito yung karaniwang daan ng mga taga-barangay Aglao bago yung landslide. Pero matapos gumuho ang lupa mula sa taas ng bundok pababa doon sa Maylawa na ang estimate nila ay 3 kilometro, kailangan na nila ngayon gumamit ng backhoe para lang ma-access itong mga bahaging ito sa aking likuran. Lunes, alas 7 ng umaga nang gumuho ang lupa. Dahil sa landslide, isolated daw ang barangay Aglao at Buhawen. Mga pamilya po na apektado rin. Head of family namin sa barangay Aglao po, mga 650 head of family. And then sa Buhawen, siguro po mga 700 plus din. Sa barangay Balaybay naman, bayan ng Castillejos, nahanap na ang 5 nawawala. Kabilang ang katawan na magkasintahang magpapalitan na sana ng IDU sa Biyernes. Sa halip, pinatotohanan nila sa isa't isa ang katagang Till Death Do Us Part. Sa bahaging ito, nahukay si Danilo Paz, ang kanyang kasintahang si Felma Dilagasa at ang mga kaanak ng bride-to-be na si Genesis, Nixon at si Blandina. Nang matagpuan ng mga rescuer ang magkasintahan, magkasama sila. Hindi lang intense but torrential rain for a day na yun dapat na maging volume ng ulan for half a month, ibinuhos lang sa loob ng isang araw. Jessica, nakikita ninyo ngayon sa inyong mga TV screen yung mga taga-barangay Aglao na sila'y dumadaan sa kung saan sa mga pasikot-sikot para lang makalabas dun sa kanilang mga barangay. Dahil sobrang, yung pinuntahan natin kanina yan, bukod sa rough road, talagang ang tigas ng putik, ay ang lambot pala, na hindi mo na maialis yung paa nyo. At ang description naman ng mga taga roon, sa sobrang lakas daw ng puwersa ng landslide, meron daw malaking bato na halos kasing taas daw ng 2 stories na parang nilipad lang daw, na parang hinipan lang daw. At ito nga daw, ang mga landslide, wala daw warning bukod sa kaunting dagundong. Kaya kung may mga babala mula sa lokal na pamahalaan na lumikas dahil sa landslide, sana'y sundin daw ito. Jessica. Okay, napakahirap ng mga tao, no? Nakikita natin kung paano sila maglakad dun sa landslide area. Wala nang kalsada dyan, Bam. To begin with, Jessica, walang kalsada dito sa lugar na ito. Mm-hmm. Rough road talaga siya. And ngayon, dahil sa landslide, parang isa na siyang malaking pool of liquid mud na talagang pag na, kumbaga na idantay mo yung weight ng paa mo, hindi ka na makakalabas. May parang feeling na quicksand. Dahil kanina, nandiyan ako kanina at halos hirap na hirap kami mag-navigate dyan sa lugar na yan. Kaya naiintindihan ko yung humihingi ng mga, kumbaga, ayuda yung mga taga dyan kasi hindi na sila nakakuha ng pagkain, ng inumin nila. Dahil yan yung sitwasyon nila, Jessica. Okay, kumusta ang panahon? Parang okay na, no? So, tutuyo na yung mga lupa. Mas dadali naman, maski pa paano siguro ang hanap buhay at yung pang-araw-araw na gawain ng mga kababayan natin dyan. Bam? Sa pag-iikot natin dito sa magkakatabing bayan ng Castillejos, San Marcelino at Subic, kaninang umaga, maganda yung araw. Biglang parang nabate, nung tanghali, umulan na naman. At all throughout the afternoon, may panahalakang pag-ambon. Pero it helps, no? Dahil yung dating mga lugar na matataas yung level ng baha, humhupa na. Ang kalaban ng maraming tao ngayon, yung putik. Kaya kanya-kanya silang diskarte para hukayin yung mga naipon na sediments ng mga putik. Jessica. Okay, maraming salamat sa'yo, Bam Alegre.